papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayong tayo ay nasa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo, ating pong ipagpasalamat ang mga biyayang ating tinatamasa. Ang biyaya ng kalusugan, ang biyaya ng pamilya, ang biyaya ng pananampalataya, ang biyaya na tayo ngayon ay nagkakasama-sama sa harap ng mahal na poon. Upang tayo'y patuloy niyang pagkatiwalaan at bigyan ng biyayang makalangit, hingin nating muli ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak na si Jesus, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban, na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Berseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, uwi ka sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Berseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon.
Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian din nila sa Ehipto at dinala sa Kaanan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya ay salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon, handa na akong mamatay, pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin ang lupang minanay, di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat.
Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan niyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ng lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Salamat po sa inyong masigasig na pagdalo at pagpunta dito sa dambana ng ating pong Nazareno ngayong Biyernes, kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. Sa kabila ng nagbabantang pag-ulan at pagsusungit ng Panginoon. Maraming salamat po. Isang linggo na ho nating pinakikinggan at pinagninilayan ang aklat ng Genesis kung saan natin naririnig ito pong salaysay ni Jose at ng kanyang mga kapatid, Joseph the Dreamer and his brothers. Meron hong napakagandang sabihin ho nating drama or mga play na ginawa abroad regarding Joseph of the Dreamer and together with his brothers. Na tiyak sariwang-sariwa naman ho sa ating alaala ang kwentong ito dahil isang linggo na nga ho nating naririnig. At ngayon, narinig natin na nagtagpo ng muli si Jose at ang kanyang amang si Jacob na matagal na nagkalayo dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid. Paborito po kasi ng ama si Jose sa magkakapatid. Kaya't ang mga magkakapatid nagsanipwersa, nagkimkim ng inggit at galit sa kanilang kapatid na si Jose. Kaya't ipinagkanulo, pinahamak, inilayo at pinalabas na ito'y wala na, patay na. Ngunit ang totoo ay inihulog nila ang tawag sa Tagalog, well, isang balon. At doon siya'y kinuha, dinala sa Ehipsyo, sa Ehipto, pinagbili bilang isang alipin. At yun ho ang nangyari, napahiwalay si Jose sa magkakapatid, lalo tigit sa kanyang mga magulang, na labis si kinalungkot ng kanyang ama, sa pag-aakalang patay na ito. Ngunit ang hindi nila alam, buhay na buhay si Jose sa piling ng mga Ehipsyo, at nang nangyaring meron pong pangitain, panaginip ang paraon, si Jose ang nakapagpaliwanag ng lahat ng ito. Na iwasan ng Ehipto ang matinding tagutom dahil naihanda niya ang paraon sa pagdating ng salot na siyang naging karanasan naman ng kanyang mga kapatid sa Israel. At ang nangyari, nabigyan ng tungkulin si Jose sa piling ng mga Ehipsyo, sunod sa paraon, samantalang ang kanyang mga kapatid ay nagugutom. At ang gutom at taghirap na ito
ang naghatid sa kanila sa Ehipto. Nang hindi nila napapansin na si Jose na pala ang kanilang pinagmamakaawan o hinihingan ng tulong. Nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. He could have taken that as a revenge. Pwede na sana siyang gumanti. Pinahamak niyo ako, inilayo niyo ako sa tatay natin, pagkakataon ko na para gumanti. Matikman ninyo ang batas ng api. Pero hindi ginawa ni Jose ang lahat ng iyon. Bagkos, pinairal niya ang awa niya at pagmamahal sa kanila hanggang sa sumapit na magkasama-sama sila. At yun ang narinig natin sa pagbasa ngayon. Nagtagpo na muli si Jose at ang kanyang ama at ang buong bayan, buong pamilya ni Jose mula sa tagutom ng Israel ay napunta, nag-migrate sa Ehipto. And the rest would be the multiplication of the Israelites in Egypt. So yun ho ang naging dahilan. Now, ito ho ang napakagandang kwentong sumasalamin sa Ebanghelyong binasa ko mula kay San Mateo. Sabi ng Panginoon, manatili kayong mga tupa sa harap ng mga asong gubat. Huwag magtapang, huwag maningil, huwag manumbat, huwag manlaban sa mga taong nakasakit sa atin. Yan ho kadalasan kasi ang nangyayari eh. Rume rest back ho tayo. At kadalasan yung rest back, yung pagganti, matindi pa. Higit pa sa pang-aapi na ginawa sa atin. No? At yun ho ang kadalasan nangyayari. No? Maririnig ho natin sa television, police report, o kaya yung mga blog or mga videos na bakit nag-away? Bakit nagkaubusan ng lahi? Ba't dumanak ang dugo? Kasi rumesbak, naghiganti, ipinatikim ang batas ng api. Ito ho ang sinasabi ng Panginoong Jesus Nazareno sa atin, manatili kayong mga maamong tupa sa harap ng asong gubat. Na siya hong ipinamala sa atin ni Jose sa unang pagbasa na pwede niyang tinumbasan din ng suklam at paghihiganti ang pagmamalupit ng kanyang mga kapatid sa kanya nung bata pa siya. Ngunit hindi niya sila siningil, hindi niya sila pinagbayad, bagkos sila'y kanyang pinakitaan ng kabutihan. Sinagip sa gutom at sinama sa Ehipto upang magkasama-sama silang muli. Ito nawa sana ho ang ating pagsikapan bilang mga deboto ng Poong Nazareno na kung gaano kaamo ang ating Panginoong sinasamba sa harap ng mga tagapag-usig niya noon, sana ito rin ang makita niya sa atin ngayon. Eh hindi ho eh. Marami ho sa atin eh, hindi nagpapalupig. No? Ayaw magpatalo. Ang tapang. Tingnan ho natin, no? Let's give it a thought. Pag tayo ho'y nagtapang sa mga taong matapang, abay buti kung titigil sila sa katapangan, wala na ho yung katapusan. Singilan. Hanggang sa magkaubusan na ng lahi. Nangyayari ho sa magkakapatid, sa magkakaibigan, magkakakilala. May gantihan. Pwede ba nating pakinggan din at bigyang buhay ang mismong turo ng Poong Nazareno? Sinampal ka sa kaliwa, iharap mo ang iyong kanang pisngi. Kinuha ang iyong balabal, ibigay mo pa ang iba mong mga kasuotan. Pinalakad ka ng 1 kilometro, higitan mo, ilakad mo ng 2 kilometro. Ito ho ang turo ng Panginoon at ito ang nais niya sa lahat ng kanyang mga turo at pangangaral. Love your enemies and pray for those who persecute you. Nawa sa atin hong masigasig at madamdaming pagdedebosyon sa mahal na Poong Nazareno, ito nawa po ang unti-unting nangyayari sa atin. Nawawala na ang aking katapangan, nawawala na ang galit, suklam, kawalang pagpapatawad sa aking puso
Sa halip, unti-unti nang nabubuo ang puso ng Panginoon at ang kabutihan niya sa akin, sa aking pagsisikap na siya'y pakinggan, tularan at sundin. Nang sa gayon, tunay na hindi tayo nalalayo sa mga sumusunod sa Panginoon at hindi nalalayo ang pagpapalang hinahangad natin sa Kanya na hindi din naman niya ipagkakait sa atin dahil kilala at alam ng Panginoon na tayo'y nagsisikap, matulad at mapalapit sa Kanya. Wala hong ibang dapat gawin kundi tularan, bigyang buhay ang ginawa ng Poong Jesus Nazareno noon sa kinalalagyan natin ngayon. Siya'y nanahimik, ipinagdasal ang mga sa Kanya'y umuusig. Tinugon ng kapatawaran at kabutihan ang lahat ng masamang sa Kanya'y ginawa. At sa katapusan, ang pag-ibig ng Diyos Ama ang Kanyang pinapaghari sa Kanya at pinagsikapang ipakita sa iba. Kaya? Siguro sasabihin nyo, ikaw na lang Lord, di ko kaya yan. Ebe, kung wala ho tayong effort, kung wala tayong pagsisikap, wala tayong paghahangad na masubukan. Sayang naman ho ang ating debosyon sa Kanya. Hanggang dasal na lang ba? Sana ho yung dasal ay nakikita sa ating unti-unting pagsasabuhay ng Kanyang mismong halimbawa upang ang Kanyang kabutihan ay sa atin nananahan at siyang maghahari sa harap ng maraming kasamaan. Hindi man ho natin kaya ang lahat ng ito. Sabi nga ng Panginoon sa Ebanghelyo, huwag mo nang problemahin. Darating at darating sa iyo ang biyaya ng langit. Magpasya ka lang na hahayaan mong ang Panginoon ang maghari at hindi ang iyong sarili at iyong galit. Sana ho, bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili na papagharian ng Diyos upang ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pagpapatawad, ang Kanyang buhay noon ay maging buhay na buhay pa rin ngayon sa pamamagitan natin. Nang sa gayon, tunay na kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang naghahari kahit sa harap ng kasamaan na patuloy na namamayani. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may tiwala sa paggabay at pag-iingat ng Diyos, halina't lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating tugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu.
Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain na walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Patuloy pa nating ipagdasal ang kaligtasan ng mga naglalakbay, maging ang mga naghahanap buhay sa lansangan, ang mga walang tirahan, lalong-lalo na ngayong panahon ng tagulan. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay, malayo sa aming piling. Samahan mo po sila sa kanilang pagsisikap, sa kanilang mga pinapangarap at mga pagpapagal. Ganyan din ang kagalingan para sa mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. At para sa aming lahat na nababalot ng galit, nagtatanim ng sama ng loob, puno ng kawalang pagpapatawad, dala ng aming mga masasamang karanasan, gawa ng iba. Matutuhan nawa naming makalimot, magpatawad, at gawa ng mabuti silang may ginawa sa aming di maganda. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa katahimikan, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang iba pa nating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, amang makapangyarihan, di namin kasasawaan at di namin kapapaguran ang pagdulog sa iyo ng aming mga kahilingan. Kami lubos na naniniwala na ang kabutihan mo noon ay magpahanggang sa ngayon, lalong-lalo na sa mga pagpapalang sa amin na iyong inilalaan at iniuukol. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inihalay, aming hiling pagpapala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal na poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkilala sa iyo, ikaw na bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Carmen, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Upang tayo ay matulad sa kabutihan at kabanalan ng Diyos, ang Kanyang isip, ang Kanyang salita, ang Kanyang kalooban ang siyang mapasa atin nawa. At isa sa mga paraang ito ay ang pag-awit ng awit niya. Ang dalangin niya ay dalangin din natin. Kaya't sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro ng Panginoon natin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan ang bigay ng kalangitan, kapayapaan para sa tanan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccat
pacem dona nobis pacem. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan, siyang huwara natin sa kaamuan. Mapalatayang lahat na susunod at tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at usay kay kasaho. Ang samo ko at nasasanay pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po na iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, mga Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo na wagabayan ako. Iligtas sa kapamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti
mo sa hirap at usay ika'y kasama ko. Ang samo at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sa linggo po ay July 16, Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Carmel. Ang lahat po ng mga may suot ng scapulario, the brown scapular of Mount Carmel, ay inaanyayahang muli itong pabasbasan. At yung pong mga nagnanais magsuot ng brown scapular of Our Lady, pabasbasan din po natin ito. Besides, ito ho'y linggo, araw ng pagsamba at pagsisimba. Plus yun na nga po, bilang pagkilala at pasasalamat sa Mahal na Ina ng Carmel, tayo pong mga nagsusuot ng brown scapular niya ay hingin at pabasbasang muli ang scapularyong ating taglay. At mas maganda rin ho na bawat misa, hindi lang po dito sa atin sa Quiapo, kapag tayo ay nagsisimba, huwag munang uuwi o lalabas pagkatapos ng basbas. Kung meron hong tamang pag-uwi o paglabas pagkatapos ng panghuling awit. Kasi that's the part of the Mass, the last song, the recessional. Lalo na ho sa atin, ang himno sa karangalan ng ating Poong Jesus Nazareno. Sana ho memorize na natin yan. And the only way to memorize that song by heart is by singing it every Friday or even every day. Kaya sana ho, maliliit lang naman ho ang pintuan, huwag tayong magsiksikan. Habang nandito pa tayo at inaawit ang huling awitin, ang himno sa Mahal na Poong Nazareno, manatili tayo sa ating kinalalagyan, awitin kasama ng lahat ang pambansang awit na ito sa karangalan ng ating mahal na Poon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga intensyon, larawan at mga pangalan na kanilang taglay at ipinagdarasal, lalo na silang di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang pagbabasbas na ito ang magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Manatiling maamo at mababang loob, tulad ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.